Tingnan nyo guys, ang ganda. Yung kabarter ko kanina ng bulaklak, may pahabol siya. Hello guys, welcome back ulit. To be continued tayo guys, dun sa ginagawa ko kanina, yung pinapakita kong pag-fertilize ng mga halaman ko. So ngayon guys, 'di ba, pinakita ko sa inyo kanina yung mga nakabarter kong bulaklak. So ngayon magtatanim tayo. So pero bago ang lahat guys ha, sa mga hindi pa naka-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell para ma-inform or para ma-notify kayo kung meron tayong bagong uploads. So ito yung gagawin natin ngayon. Magtatanim tayo nitong aking begonia at saka ano pa tong meron dito? Caladium. Ano pa ba to? Begonia ulit. At saka itong si ano bang tawag dito? Zebra tawag nila dito. Tapos guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong soil para sa mga ito. So ito guys yung ginagamit. So ito yung gagamitin natin guys. Wala nang ratio ito guys. Tatansyahin na lang natin. So pasensya na kayo sa kalat guys. Hindi pa kasi ako tapos magtanim. Kaya ang kalat pa dito. So ito guys, garden soil lang ito. Kinuha ko dun sa may mga sunog-sunog na mga dahon. Hinaluan ko ng konting, yung alam niyo yung ano guys, excuse me guys, yung pakaw, alam niyo ba kung ano yung pakaw? Yung sa mais, yung itim na, yung lata na, ano ba sa Tagalog, yun ang awkward talaga. Sa Bisaya guys, yung pakaw, lata na pakaw, yun sa Bisaya. Hindi ko alam kung anong Tagalog yun. Basta, kinuha ng asawa ko yun doon sa silira ng mais, yung maiitim na mukhang lupa na siya. So yun yung ginagamit ko, hinalo ko sa garden soil. Yan minimix-mix ko na lang guys. Tapos ihahaluan ko ito ng itong pang CNS soil mix ko guys. Ito yung mixture na pinakita ko sa inyo nung unang vlog ko, yung dalawang ingredients na soil mix. Ano lang to, sand and carbonized rice hull. So kung gusto niyo malaman ang ratio nito, please watch that video. So ganito lang ang ginagawa ko guys, ihahalo natin tong lahat. Guys, wala na tong ratio ha. Tinatansya ko na lang ito. Kasi yung itatanim natin dito ay hindi naman succulent. Hindi naman cactus. Kaya nilalagyan ko ng loam soil. Yan guys, haluin lang natin to. Pagkatapos haluin ay magtanim na tayo. Yan guys, ganyan dito sa amin guys, yung mga kapitbahay namin. Magbabartiran lang kami ng mga bulaklak. Kung ano yung meron sa kanila na wala sa akin. So, barter lang kami guys. Ito yung gagamitin kong pots kasi wala akong ibang pots guys eh. Ito yung nabili kong pinakamurang pots kasi gagamitin ko sana ito para magpropagate ng poinsettia kasi marami akong poinsettia doon sa kabilang bahay namin. May mga sanga, ang daming sanga guys, so gusto ko ipropagate. Papakita ko rin yun sa inyo. Pero as for now kasi wala na tayong pots. Nauubusan ng pots ng auntie niya. Yan muna ang gagamitin natin guys. So, let's start. Lalagyan natin ng furadan para secure yung ating halaman. Lalagyan ko ng furadan guys. Ganyan. Tsaka, mix natin yan. Yung furadan pala guys ha. Ano yan eh.
para yan sa mga insects, para hindi nila kainin yung mga tanim natin. Kasi sinisipsip yan ang mga halaman natin, yung furadan. Pagkatapos, yung mga insect na gustong kumain sa mga halaman natin, pagkakakagat nila sa halaman, tapos may furadan, patay sila guys. Talagang madidead sila. Ayan guys. Lalagyan ko ulit sa ibabaw. Kunti lang. So, ayan na yung ating bunya. Ang ganda. Ayan guys, oh, sana mabuhay siya. Kumuha ko ng mga maliliit na pots. Para pang succulents sana to guys eh. Ito yung ginagamit ko sa mga succulents ko. Kaso, maliliit pa kasi itong mga ito. Ano ba yan? Uy, magingay. Uy, ano ba yan? Yan, ganyan sa amin guys. Yung mga nagbibinta ng isda. Nilalako yung isda guys. Inaanang-anang sa daan. Sayang ingay guys. So, ito si bigon niya. Kapag dadami na siya, tra-transfer din na, tra-transfer ko din to sa malaking pot. Pot as umaga guys. Ano muna nalagyan? Ano muna siya? Bumayo ko muna siya dyan. Yan. 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 Next is itong si Caladium na dwarf. Hindi ko alam kung ano exact idea ito. Basta, Caladium siya. Basta, just Caladium family. Yan. Yan. So, medyo tatabunan lang natin yung puradan guys kasi para hindi maano sa bata. Ayan. Itong isa, lalagyan ko muna ng lupa yung furadan kasi yung anak ko guys, ano ba yan, makikita niya yung color, kulay purple na yan. Anuhin niya yan. Delikado yan. So, next is ito naman si ano ba tawag dito? Sisig na tawag dito guys. Hindi ko ang sisig na tawag. Kasi parang sisig yung bisig. Ito sa inyo guys. Hi Ate Maddie. Pagkatapos guys, ito siya guys. Ito yung kalatian na sabi na nagbigay. Baka hindi nila ito mabuhay guys kasi wala siyang gamot eh. Wala siyang gamot. Pero itatry ko pa rin siyang itanim. Magbawa ka sakali. Kaya dito ko lang siya itanim sa used pot ko. Ayan guys. Itra-try pa din natin si Calathea. Baka mabuhay. Wala namang masama sa pagbabaka sakali. Mabuhay siya. Hindi. Maganda niya. Ayan guys. So, sana mabuhay to. So, naubusan ako ng soil mix guys. Yan lang yung a few moments later. Hello guys. By the way guys, tinapos ko na ang video ito. Tapos na sana tayo. Pero, may humabol guys. May pahabol tayo guys ha. So, i-insert ko na lang itong video na to. Tingnan nyo guys ang ganda. Yung kabarter ko kanina ng bulaklak, may pahabol siya. Ngayon, dinala niya sa akin ito. So, alam ko ito, photos ito. Pero hindi ko alam kung anong exacting name ito. Basta ito, photos. At saka ito si Kalancho, Kalancloy. Ano ba talaga ang tamang pangalan ito ni Kalancho o Kalancloy? Marami akong varieties nito guys. May red, may orange. Tapos nakita niya wala akong yellow. So dinalhan niya ako ng yellow. At saka ito guys, oh, hindi ko alam ang ID nito. Ang ganda diba? Ang liit niya, ang cute niya guys. So ito guys, itatanim natin ito, ipapahabol natin ito, magmimix muna ako ng soil kasi naubusan ako ng soil, diba? So yun lang yung natatanim, na itanim natin kanina kasi naubusan ako ng soil. So ngayon, magmimix muna ako ng soil guys kasi itatanim natin ito. Pagkatapos, ipapakita ko sa inyo yung mga na itatanim natin sa araw na ito. So, wait kayo dyan. A few moments later. Tapos na tayong magtanim. Ito yung mga bulaklak na naka-barter ko sa araw na ito. Yan. Yan guys. Ito si Calathea. Medyo sira yung dahon niya kasi nainitan siya. Si Kalancloy. Tsaka itong si Bigon. Pero dito sa amin, binabarter lang namin yan.
Ganyan kabait yung mga ano namin, kapitbahay. Ito yung photos ko. Kung magtataka kayo, may PC siya kasi ihahang ko yan. Ito si Calathea. Hindi ko pa nakakat yung mga old leaves na niya. Ikakat ko yan ngayon. At saka ito guys, hindi ako sure kung mabuhay pa to ha. Calathea din ito, ibang variety. Kasi sabi nung nagbigay, huwag mo nang itanim yan kasi hindi na yan mabubuhay kasi wala siyang ugat. Pero, try lang natin yan. At saka yan. At saka ito guys, oh, nakikita nyo ba yan? Ang ganda. Hindi ko alam ang ID niyan guys. Yan. So, yan silang lahat guys. Ayan yung mga naka-barteran ko. Yan yung naka-bar... Ano ba talagang tamang pagsasalita nito. Yung na-barter kong bulaklak sa araw na ito, guys. Yan silang lahat. Yung nakapatong sa silya. Yan. Ang ganda, di ba? So, kung maitatanong nyo, guys, kung ano ang binarter ko dyan. Ang binarter ko dyan, guys, ay isang Sansevieria Kirki, isang Darlie Sunshine na bagong repot, isang Ghost Plant, isang Opalina, ano pa yun, isang ganito guys, oh, papakita ko sa inyo yan, isang ganyan guys na nakapat din, hindi ko alam ang nakalimutan ko ang ID niya. Tsaka binigyan ko din siya ng ano guys, nagpropagate ako ng sanga nito, binigyan ko siya ng isa kasi lumabas na yung dahon, so sure na mabubuhay na yun. Yan. So yun lang guys, yun yung mga binarter ko dyan. Pasensya na kayo sa pots guys ha, kasi hindi sila uniform. Kasi hindi ko naman inakala na magkaka flower ako today. Naubusan kasi ako ng pots. Pero ganyan ganyan lang din naman yung mga pots na ginagamit ko guys. Mga mumurahin lang. Kasi wala pa tayong pambili ng mga ano, yung mga mamahalin yung mga ceramic pots. So, balang araw, magkakaganyan din tayo. That's it for today's video, guys. Ginabi tayo, hindi ako nakapag-inspill kagad kasi yung anak ko umiyak. Nagpapatulog pa ako ng anak ko, guys. So, anyway, I hope you like it. And if you like it, please give it a thumbs up. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell para ma-notify kayo kung may bago tayong uploads. By the way, thank you so much for watching. Mommy Rizal once again. Bye-bye. Yay.